Maalab na pagbati, Pilipinas! Narito ang mga nag-aalab na balita mula sa Alter Media Network. Convict General Jovito Palparan, ito ang panawagan ng mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao sa pagharap ni Palparan sa huling hearing para sa kasong pagdukot sa mga estudyanteng sina Karen Empeño at Sherlyn Kadapan. Tinuturo ring responsable si Palparan sa pagpatay ng daan-daang aktivista mula 2007 hanggang 2011. Libo-libong kababaihan sa iba't ibang bahagi ng bansa ang lumahok sa taunang 1 Billion Rising, isang pandaigdigang kampanya para wakasan ang karahasan sa kababaihan. Kinundina ng Gabriela ang umano'y patong-patong ng pambabastos ng macho pasistang si Duterte sa sinumang kababaihang kumokontra sa kanyang pamumuno. Isang koalisyong kontra sa charter change ang inilunsad ng iba't ibang personahe, kabilang si dating Chief Justice Hilario Davide. Anila, hindi ang 1987 Constitution ang sanhi ng kahirapan. Ang tsa-tsa ay hindi umano solusyon sa mga problema ng bansa na anila'y lalalapa sa ilalim ng isang diktadurya. Tagumpay ng mga magsasaka ang pagpirma ni Pangulong Duterte sa Free Irrigation Law na isinulong ng Anakpawis Party List. Sa ilalim ng batas, hindi na dapat magbayad ng irrigation fees ang mga magsasakang may 8 ektarya pababa. Ayon sa KMP, kailangang bantayan ang implementasyon ng batas dahil noong 2017 ay naniningil pa rin ang gobyerno ng irrigation fees sa kabila ng 4 na bilyong pisong pondo para sa free irrigation. Dapat may managot sa kakulangan ng mga bagon sa MRT. Ito ang pahayag ni Bayan Muna Representative Carlos Zarate matapos bumagsak sa 3 bagon na lang ang bilang ng gumaganang tren ngayong Linggo. Hindi lang aniya incompetence ang dahilan ng kakulangan ng tren, kundi tahasang anomalya at katiwalian sa Department of Transportation. At yan ang mga nag-aalab na balita mula sa Alter Media Network. Ito si Edge Uyanguren para sa Alab, alternatibong balita para sa katarungan, katotohanan at kalayaan.